Okay, lapit pa tayo. Hindi ata ako makita. So, yun. Ay, nako. Napaka-busy ng araw na ito. Pero, syempre, hindi pa rin natin nalimutan gumawa ng mga videos. So, hello guys. Welcome back again to my... ano ba channel ko? So, yun. To my channel, syempre. So, for today's video, let me share something to you about bakit napakahirap mag-move on. Diba? Gusto mo yun, no? Yung mga ganun topic, no? Yung mga moving on. Ang gulo ng buko, teka lang. So, yun. Kaya kasi ito yung maisip kong topic for today. Kasi, hindi naman lahat ng moving on is about sa love life lang, no? Pwede din dun sa mga failure na naranasan mo. O kaya, alam mo yun, may mga bagay kasi na kailangan tayo mag-move on. Ang gulo. Basta yun, may mga bagay kasi na kailangan nating tigilan na, no? Or tapusin na. Kasi hindi na siya maganda sa ating sistema. So, yun nga, sabi ko nga sa inyo, meron akong naihanda na for, ito ay inspired galing kay Sir Chinkitan. So, sir, yun. Medyo na-inspired po ko doon sa ginawa ninyo, kaya ginawan ko po ng sarili kong version yung bakit mahirap mag-move on. So, yun nga po. So, okay, umpisahan na natin to, no? So, for number one, past is past. So, meaning to say, pag tapos na, tama na. Di ba? Nakaraan na yan eh, di ba? So, pero nasa sayo, no? Di ba? Kung paano mo siya, paano ka makaka-move on talaga. So, kasi pag sinabi mo, past is past, nakaraan na. Paulit-ulit na ako, no? Yun nga, kasi nga, tapos na siya. So, kasi pag sinabing pass, di ba, parang nangyari na siya eh. So, kailangan matuto ka doon sa mga nangyaring yun. Kasi nga, tapos na. Ewan ko, nagigit mo yung point ko ha. Oo, ikaw makausap ko eh. Na pagkatapos na, nangyari na, kailangan mabilis tayo makabangon ulit. At alam mo yun, ipagdasal natin na sana hindi nito mangyari ulit. At saka, di ba syempre, alam mo yun, buong buhay na natin tayo nagmumukmok, no? Sa pagkatalo natin. So, dapat, syempre, kung gusto mo pang mabuhay at lumaban, dapat tumayo ka kaagad kasi nga, past is past. So, for number two, tinanggal ko yung nasa ngipin ko. Nakakailang pala magsalita pag merong mga nasa ngipin, no? So, yun. Balik tayo sa topic. Teka. Ang gulo ng buko kasi napakainit dito. Pero sige, tuloy tayo. So, for number two is acceptance. So, syempre, by this time, natanggap mo na nga na wala na, past is past, so nangyari na kasi, bumagsak ka na, iniwang ka na niya, or di ba? Basta yun, yung mga ganun bagay. So, past is past, yung number one. So, for number two is acceptance. Syempre, dahil nakaraan na siya, nangyari na, kailangan mo siyang tanggapin na yun na, ganyan na siya, ganyan na yung situation mo niya yun. So, hindi na siya maibabalik. Kasi kung ibabalik mo pa siya, maaaring masaktan ka lang ulit. Para siyang sugat na tuyo, no? Tapos tinuklap mo siya. Di ba dudugo na naman siya? Imbis na okay na siya, healing na siya. Pero ikaw kasi makulit ka, tinutuklap mo. Kaya nga nagsusugat. Kaya nga, dapat meron kang acceptance. Na tanggapin na lang ang mga bagay-bagay na ganun talaga, no? Na nangyari na, di ba? Wala ka na kasi magagawa dun eh. Nangyari na nga siya eh. So, ang dapat mong gawin next is to learn from that mistake. And tanggapin mo na nangyari na siya sa buhay mo. Na next time, hindi na siya mauulit. Diba? Yun. Kasi pag hindi mo pa rin siya natanggap na wala na talaga or bumagsak ka na dyan or iniwan ka na niya, babalik at babalik yung feeling na parang yun nga, sabi ko nga kanina, parang yan sugat na tuyo na tinuklap mo ulit. So, dapat sa'yo, acceptance, no? Tanggapin mo na wala na talaga. For number three, ito, no? Forgiveness. Number three, forgiveness. So, syempre, dahil kung tao man ito, kung sinaktan ka niya, sa mahabang panahon na naging okay kayo, tapos naging nasira kayo, syempre, di ba, hindi pa rin mabilis mawala or hindi mabilis mag-move on. Kasi nga, kailangan mong i-develop or alam yun, sabihin mo sa sarili mo na
napatawad ko na siya. Di ba? Para alam mo yung gumaan yung puso mo, yung bigat ng loob mo, yung negativity mawala sa iyo. Kasi nga you're starting to learn na pag patawalin na yung tao. Na nagigets mo yung point ko kasi medyo malalim yung usapan natin ngayon eh. Medyo parang medyo seryoso siya pero ginagawa ko siyang parang medyo alam mo nakakatawa. Pero hindi kasi ako nakakatawa. Hindi joke lang 'yun. So yun nga, yung forgiveness kailangan natin siya matutunan kasi alam mo yun, ikaw din na mahihirapan eh pag hindi mo pinatawad yun eh, yung tao na nakasakit sa'yo. Di ba? Tama ako. Lalo kung sobrang tagal kasi sige, yung relationship nyo mahaba. Let's say 5 years, 6 years kayong magkasama. Tapos bigla ka lang yung biglang may nangyari na masama tapos iiwan ka niya. Di ba? At first, di ba mahihirapan ka mag-move on kasi ang tagal na pinagsamahan niyo. Pero sabi ko nga kanina, past is past. Kailangan mo siya tanggapin, no? Na nangyari na talaga. So, yun nga. At saka, acceptance. At saka ito nga, forgiveness. Kailangan mo patawarin yung tao. Same as din sa bumagsak ka. Siyempre. Anong sino papatawarin mo, di ba? Yung sarili mo. Di ba? Pasok din yung number 2 doon na acceptance. Kasi nga, tinanggap mo na nagkamali ka talaga. Kaya ka bumagsak. Then, forgiveness, patawarin mo yung sarili mo para makamove on ka na. Na next time, hindi ko na siya gagawin kasi alam ko na ganun yung mangyayari pag hindi ako nag-aral. Or, sa trabaho naman, pag nag-a-apply ka ng work, syempre, di ba minsan may time na hindi ka talaga, alam mo yun, parang ilang beses ka na nag-try na mag-apply, pero hindi ka pa rin matanggap. Di ba? Kailangan mo mag-move on doon, no? Mag-move on ka rin na, alam mo yun, na, ay, kailangan may baguhin ako sa sarili ko kasi hindi ako maging okay. So, dapat, di ba, patawarin mo yung sarili mo doon, no? Hindi mo kailangan laging sisihin ang sarili mo kasi hindi naman lahat ng bagay kasi maaaring hindi pa yung tamang panahon para sa'yo. Kaya dapat, sa lahat ng bagay na magkakamali ka or may magkakamali sa'yo, subukan nating pagbigyan ng subukan nating patawarin ang sarili natin kasi hindi naman tayo perfecto, di ba? That's why kailangan nating patawarin ng sarili natin sa bawat pagkakamaling magagawa natin. So, yun. So, for the last number, number 4 is start praying. Siyempre, diba? Ang hirap din naman ito na sasarilihin mo lang siya. So, kaya kailangan natin... Ay, pitao, yun. Mamaya, yun. So, yun nga, start praying. Siyempre, kailangan natin i-develop din yung relationship natin kay Lord. Next. Kasi kung walang-wala ka na talaga makausap, naniniwala ako dito, pasensya na. Na, yun nga, ipagdasal mo siya, na sana, yun nga, makamove on ka na. At saka, di ba, i-guide ka niya dun sa next chapter na gusto mong gawin sa buhay mo. Let's say, yun nga, para dun sa mga may iniwan ng kanilang mahal sa buhay, mention ka na ba? So, yun nga, alay ka, ikaw to, no? Isa ka dito, no? So, dahil iniwan ka na niya, di ba? Wala ka nang, yung mga friends mo kasi nandyan lang yan, nandyan kami sa'yo, at saka yung mga kaibigan mo para bigyan ka ng payo. Pero kung ikaw mismo, hindi mo na alam yung gagawin mo at hindi ka na naniniwala din sa payo namin, better start to develop yung relationship mo with God. Nox, nagtitip na ako na gano'n. De, totoo yun. So, ipag-pray mo lang na sana next time, Lord, gabayan mo ako sa next chapter ko at kung maranasan ko man ulit to, gabayan mo ako para makatayo ulit. So, di ba? At makamove on ulit, no? At hindi ako mahirapan makamove on. So, same din dun sa mga taong, alam mo, yung maraming ilang beses nang nagtatry. Kunwari, let's say sa board exam, na ilang beses sila nagtry sa exams nila, hindi pa rin sila nakakapasa. So, move on agad tayo, no? Para to sa inyo, no? Sa mga taong nakakaranas ng ganong feeling. Na nakakailang try na sila pero hindi pa rin sila nag-okay. Siguro yun nga, ipag-pray din natin siya kay Lord, no? May right timing kasi para dyan sa lahat ng bagay na yan. Diba? Actually, pati din yung pag-move on, yung naka-move on ka na, sinasabi nila, naka-move on ka na ba? Diba may tanong na ganun? May right time para dyan. Pero yun nga, sundin natin yung ilang bagay na sinabi ko, pero ito ay opinion ko lang, ha? At galing kay Sir Chingitan. Yun. Napanood ko itong video na to sa kanya na yun nga na parang bago ka mag-move on kailangan mo na evaluate yung mga bagay na sinabi ko sa iyo. Then start praying na next time na i-guide ka ni Lord na hindi ka na magiging ganun.
Ah, hindi siya may iwasan eh. I mean, hindi ka na malunod dun sa pagkaka, alam mo yun, sa, hindi ka na madapa. Malubok sa putik. Malunod sa tubig. At hindi na makabangon muli. So, yun yung pagpipray mo ko, Lord, na next time na maranasan mo man ito, ay tulungan ka niya, no? At i-guide ka niya para mabilis ka makamove on. So, yun lang, no? So, sana may natutunan kayo sa konting time na binigay ko para dito sa video na to. Kasi gusto ko lang ding ano, mag-share ng mga ganitong bagay para naman alam mo yun, na hindi lang puro happy-happy yung videos ko. May mga seryoso din naman bagay. At saka, may mga matututunan din yung mga viewers natin, no? So, yun lang. And, see you next time on my next vlog. And, thank you for watching. God bless.